Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng video kung paano pagganahin yung real-time update sa ating MikroTik portal status page Timelift. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Para makapagsimula tayo, kailangan meron tayong MikroTik portal template. Sa gagamitin natin ngayon sa ating video ay yung portal na upload natin sa ating FB group. Ito sa MikroTik Configuration Tutorials. Punta lang kayo dito sa Files, File Section para ma-download natin yung file. Yan. So, hanapin lang natin yung hotspot.txt. Ito yung in-upload natin. So, click lang natin to. Tapos dito sa dito meron tayong dalawang link na pagpipilian kung saan natin i-download. Pwede natin through Google Drive or pwede din sa Dropbox. Ngayon, ang gamitin natin is itong sa Google Drive. Sample natin, copy lang natin kasi magdadirect ito sa aking Google Drive. Sample lang natin kapag kayo ang nag-download. Yan. Hindi naman kailangan meron kayong account. Kasi pwede naman i-direct download ito. Yan. So, after nyo mag-click yung link or kung dito kayo sa Dropbox, yan. So, hindi nyo na kailangan mag-create ng account. Automatic merong download button na lalabas. Ano dito sa Google Drive? So, click lang itong download na button dito sa right side, sa itaas. And dito din sa Dropbox, click lang itong download. So, direct download lang para ma-download nyo yung file. Since itong gagamitin natin, click lang natin itong download. Hintayin lang natin matapos yung pag-zip na download. Yan. So, tapos nang ma-download. Ngayon, punta tayo sa downloads. Ito yung file natin. So, gawin natin is unzip muna natin yung file. So, extract here lang. Yan. So, ito yung file. Hotspot file. Open lang natin. Bali, ang kailangan lang natin is yung status page kasi nandito yung time left. Kung ilang oras pa yung connection ng ating mga users. So, sa sample natin ito, ito yung portal na ginagamit natin. Kung titingnan nyo dito sa time left, yan, so nagre-refresh siya every 1 minute. So, doon lang ma-update yung time left. So, ngayon, meron tayong idaragdag na script or code para mag-update siya real-time countdown. Ang gagawin natin is open lang natin to. Gamit tayo ng text editor. Ang gamit ko is Sublime Text. So, kayo na bahala kung anong gagamitin mo. Pwedeng Notepad or any text editor na pwede nyo gamitin. Ayan, so una natin gagawin
is meron tayong script dito. Ayan. Itong script is i-upload din natin sa group para ma-download nyo. Kasi hindi na kailangan mag-manual na gumawa ng script na ito. Ayan. Dito sa script hanggang sa close script niya. Pero una sa lahat, before nyo babaguhin or mag-edit kayo ng portal or kahit ng anuman, kailangan mag-gumawa muna kayo ng backup ng inyong file para kung sakaling hindi siya gagana, so meron pa kayong backup na file sa inyong portal. So, huwag nyong kalimutan yan. Ayun, tapos natin mag-copy yung ating dagdag na code. So, dito lang tayo sa baba. Dito sa itaas ng closing sa body. Yan. Paste lang natin. Then, next na, after nyo ma-paste yung code, yung script, yung additional script, hanapin lang natin yung time left dito. So, ito yung time left. So, dito sa ating HTML, so, nandito yung time left. Currently, ito yung code niya para lumabas dito yung time left ng users. Ang gagawin natin is remove lang natin to. Session timeout. Then dito sa ating dagdag na script, copy lang natin tong ID, yung HTML code para sa ating real-time update. So, dito, pasok natin dito sa table, paste, yan. So, meron na tayong time left. So, hindi na yung original na time left niya na magre-refresh. Mag-update lang siya kapag nag-refresh yung portal every 1 minute sa default niya. Gagawin natin is save lang natin yung file. Save. Susunod natin ang gagawin is, syempre, kailangan natin i-re-upload yung ating portal. So, kung titingnan nyo, hindi pa rin siya nag-update. Yan, dito tayo sa ating file, hotspot, then dito yung hotspot. Pwede nyo yung, since yung binago natin is yung status page lang, yung status HTML, so pwede yun lang ang ating i-update dito. Pero para sure tayo na mapapasok talaga yung lahat ng file is, remove lang natin to. Tapos, yung file is drag lang natin to sa loob ng file list. Yan, hintayin lang natin matapos yung pag-upload ng files. Yan, so tapos na. Yan, so nagre-refresh na. Yan. So kung titingnan nyo, nag real-time update na siya based sa time left ng current user. So yan. Countdown siya. Yan. Pero ngayon, since meron pa tayong refresh, auto-refresh sa ating portal, so mag-auto-refresh pa rin ito. So, meron tayong option na pwede nating
i-disable yung auto-refresh since yung timeline natin is auto-update naman. So, pwede nating i-disable yun. Pero, kailangan muna nating i-remove yung ibang mga codes. O, katulad nitong download, upload. Kasi kapag disable natin yun, so, hindi na din ito kailangan at hindi na nag-update. Yan. So, nag-refresh siya. So, pwede nating i-remove tong refresh, yung connected na time, yung download. So, nasa atin na yung option na yun kung i-remove natin. Bali, dito sa pag-disable natin sa auto-refresh, pwede nating hanapin ito dito sa status page pa rin. Hanapin lang natin itong code na ito. Ito sa heading ng ating HTML. Yan. So, nandito siya. Ito. Refresh timeout. Second. So, ang gagawin natin is i-disable lang natin. Replace lang nito. Pwede namang hindi refresh. Kailangan lang natin i-disable yung code na ito. So, sa pag-disable ng code, gamit lang tayo ng exclamation point. Tapos, dalawang dash. Sa open, then sa close is dalawang dash. Yan. So, disable na yan. Yan ang pag-disable ng isang code. Tapos, huwag kalimutang disable ulit. So, tingnan natin kung magre-refresh pa ba yung ating portal. Pero, bago natin check, kalimutan. So, re-upload ulit yung file. Since yung status page lang naman ang binago natin. So, yan. So, ito lang yung i-re-upload natin. Pwede natin drag ulit dito sa ating file. So, kahit saan basta same location. So, drop lang natin dito. Yan. Tapos, refresh natin. So, kapag na-disable na nyo na yung auto-refresh, so, ibig sabihin, wala nang refresh ito. So, magagawa nyo lang refresh manually. So, ibig sabihin yan, kapag wala nang auto-refresh, itong ibang data dito is, hindi nito mag-update. So, pwede nating remove to. Itong connected, download, upload. So, pwede namang wala yan. Importante is itong time left na nandito. Yan. So, kung titingnan nyo, wala na siyang auto-refresh. At yan, real-time update pa rin yung oras na natitira. Ayan. Kahit log out natin. Ayan. Log in ulit. Log in muna tayo. Ano nga yung code? Users. B5-3-I-1-2 B5-3-I-1-2 Yan. So, nasa inyo na kung anong ititira nyo na data dito. So, optional lang yung pag-disable natin sa auto-refresh. So, pwede mo nang i-remain nyo yung auto-refresh. At ito lang yung real-time update. So, wala namang kaibahan doon. Pero, mas maganda kung naka-disable yun. So, pwede nyo tanggalin ito. Itong ibang data dito.
yung upload download connected. Yan. So I think hanggang dito lamang po. So yung mga link ng ating files, so nandun ang lahat sa ating FB group kasama na itong script natin. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.